share, comment. Kung ikaw nga isang certified millennial, tiyak alam na alam mo ang mga salitang ito. At para nga kay James Bryan, isang grade 12 student, siya raw eh maparat nga na sa mga tulad niyang ipinanganak sa panahon ng internet age dahil sa mas madali nga raw ngayon ang komunikasyon kumpara noon. Isang click mo na lang, wifi lang, okay na. Nasa-send mo na yung gusto mong sabihin sa ibang tao. Nakikita ko po yung mga pangyayari sa mga kaibigan ko, sa mga pamilya ko, tsaka sa mga relatives ko na malalayo sa akin. Aminado siyang tutok siya sa paggamit ng mga social media websites para makibalita sa mga pangyayari sa kapaligiran. Minsan na lang po ako manood ng TV, magbasa ng dyaryo, tsaka hindi nga po ako nakikinig ng radyo. Kaya sa social media na lang po ako nakabase. Active po ako sa social media tulad po ng pagsishare ng mga photos, ng mga news, ng mga articles. Nung pumutok nga ang balitang nagkaroon ng bank leech sa isang kilalang bangko, isa rin siya sa agad na nag-share ng online balita. Yung nabasa ko po yung nalipat daw po yung 12 billion na pera sa ibang tao. May account po kasi kami sa yung nanay ko tsaka ako po. Kaya nagtataka rin po kami, baka po yung pera namin mawala doon. Pero ang balitang may naging isang multibilyonaryo ng isang iglap nang dahil nga sa nangyaring bank leech, abay, kuryente pala. Yung paper na pinipresent ng ating subject claiming na nagkaroon ng credit na 12 billion initially and then the following day naging 8 million na lang ang kanyang account ay hindi totoo. Inamin niya na nagkamali siya at joke lang daw yon. So we filed a case of libel in relation to Cybercrime Act. At para nga sa isang eksperto, malaki na nga ang epekto ngayon ng mga maling balita na lumalabas sa mga social media sites na ginagamit naman ng mga tao bilang makatotohan ng impormasyon. Ang tinutukoy yata ng marami dito sa fake news ay yung mga nilalabas sa internet na akala mo totoong balita. Ang itsura ng fake news ay parang katulad din ng mga ibang website na talagang pinapatakbo ng mga journalists. Ang fake news sites nilalagay dyan dahil intentional na gusto nilang magpalaki ng isang reputasyon, magpalaki ng isang kandidato, magpasama ng iba. Ngayon nga po ay sandamakmak ang mga peke. Kasama dyan ang mga peking balita. At kung sakali man po na maipasa ang panukala sa Senado, ang taong siyang magpapakalat at gagawa ng mga peking balita ang siyang magiging laman ng balita sa dami ng kasong kanyang kakaharapin. Tingin natin importante na magkaroon tayo ng batas na magpipenalize doon sa mga gumagawa at may malisyosong intensyon para maghasik ng lagim, manira ng reputasyon ng tao, individual, o maging ng institusyon. Ayon sa panukalang batas na Anti-Fake News Act of 2017, may mga batayan para ikay maakusahang guilty sa paggawa at pagpapalaganap ng mga hindi totoong impormasyon. Meron po tayong apat na elemento para malaman ito ba'y magpo-fall under dun sa fake news. Nag-o-offer, nagpa-publish, nagdi-distribute ng peking impormasyon. Itong impormasyon na ito ay nalathala sa pahayagan, nasabi sa radyo, sa telebisyon, o maging sa social media. Ang balita po ay nagkukos ng panic, ng pagkakawatak-watak, division, kaguluhan, at ito ay nakikita mo na magkukos ng galit. Alam, may full knowledge yung gumagawa po nito. Alam niya na hindi totoo ito. At hindi lang ang gagawa ng fake news ang papatawan ng kaparusahan sa ilalim ng naturang panukala. Yung pong mga taong individual na mapapatunayan ng malisyosong lumikha o nagpakalat ng mali o peking balita ay maaaring pagmultahin 100,000 pesos to 5 million pesos at posible ring makulong mula 1 to 5 years. Kapag ikaw po ay public official, ang pinopropose natin dapat maging doble yung kaparusahan because public office is a public trust. Doon naman po sa failure to remove yung false news kung nasa media outlet, wala pa rin hong ginagawa at meron na napatunayan na ang penalty po ay abot sa 10 million hanggang 20 million pesos at haharap din po siya sa pagkakakulong na maaaring tumagal na mula 10 hanggang 20 taon.